to do this na. So it's like 3 a.m. in the morning. It's today is January 4. The original deadline of this vlog. Pero minubsa 5. Tapos yung isang deadline sa isang subject sa 7. And I'm just doing it now. Honestly, yes. Isa ka rin ba sa mga taong nagsisimula lang ng isa ka ba sa mga taong nagsisimula pa lang gumawa ng mga peta kung kailan the day before the deadline? Hindi ka nag-iisa. So yes, let's get started. Ano nga sa'yo, Sophia Imita. Joke lang. So, let's get started na talaga. Hello, angels. Angels of the universe in the sardines debate of the Teletubbies. Joke lang. Our topic for today is about the 7 corporal works of mercy. Oh my God! Wow! Angels, yes, the 7 corporal works of mercy. These are the practices considered meritorious in Christian ethics. They both concern the material and the physical needs of others. So, ito yung mga bagay na to feed the hungry. Ito, may food ako dito. To give drink to the thirsty. To clothe the naked. And to give shelter to the travelers. To visit the sick. To visit the imprisoned, and to bury the dead. Diba, minsan, kapag, kumari may dayo, o kaya kapag may nasaktan, tayo nakita sa may park, ganun. Siyempre, magiging, makikare tayo, ganyan. Oh my God! Wow! Lalapitan natin, kahit hindi natin kilala, sabihin natin, ayos ka lang. Oh my God! Wow! Ganon. Tapos pag may nakikita tayong namamalimos, kung nga rin nagugutom, pinapakain natin, binibigyan natin pagkain natin, kahit yung mga natitirang bariyan na lang natin, binibigyan natin, diba? Kung hari, naalala ko nung nasa jeep ako. Tapos, 10 piso na lang yung pera ko, syempre. 8 pesos yung pasahin nun eh. 8 pesos. Tapos, diba? What the? Diba? Nagbayad ako ng 8 pesos, tagsukul ng 2 piso. 2 piso na lang yung pera ko noon. Tapos, like, walang-wala na talaga. Pero at least nakauwi pa ako noon, diba? So, binigay ko na lang yung 2 piso dun sa nagtatambol na umakit sa jeep. Very good. Chocolate. So, tinuro din sa atin na kapag meron na kangailangan, kailangan magbigay ka ako nung meron ka. That's a good deed. Oh my God! Wow! And I do those things na masaya sa kalooban ko kasi, like, paano kung ako'y nandoon, diba? So, parang nararamdaman ko, kawawa naman to, ganon. Like, kung magiging mabait sa kanila, ako na yung magsa-start nun. So, dahil dito, naging kilala tayo mga Pilipino dahil sa pagiging hospitable natin sa kapwa. Oh my God! Wow! But we don't do these things para matanggap ng mundo. We don't do it to receive validation. Hindi para mabigyan ng karangalan o mapakita sa lahat na may pangalan tayo dito sa mundo. No, we don't do things like that. Para lang maging sikat, no. So, we don't do things to receive. No. Saan ako? We do things kasi it's the right thing to do, di ba? Bakit? Nung nagka-crush ka ba? Nag-demand ka na dapat magustuhan ka rin niya pabalik? No! Naging sapat lang sa'yo na mag-admire ng patago at magmasid ng malayo. Hindi ba? Torpe ka lang. Nung nagmahal ka ba, pinilit mo na mahalin ka rin pabalik? No! Naging kontento ka. Naging kontento tayo sa mga nabibigay natin ng hindi humihingi ng kapalit. Hindi ba? Ayan. So, We don't do great things to receive validation. The innate goodness is within us. Woo! We are just happy to see that they are happy because of our decisions. Woo! So, kaya para sa ex ko, masaya ko na nahanap mo na ang totoong makapagpapasaya sa'yo. Charis!
So, may nabasa nga akong quote sa internet, sabi, do good and good will come to you. So, people will think na yan na if they do good, expected na may babalik. But what if hindi bumalik, hindi ba? Then you'd be disappointed kasi umasa ka. Sabi naman ng ibang quote, train people well enough so the Sabi naman sa ibang quote, train people well enough so they can live. Train Kulitin ko yun. Sabi naman sa ibang quote, train people well enough so they can live. Treat them well enough so they don't want to. Credits to the right owner, si Sir Richard Branson, ang founder ng Virgin Hotels. Actually, yung mata ko, nakita nyo palipat-lipat kasi nga, yeah, I have a script here, right here. So, yeah. So, we train people well enough so they can live. So, it is equivalent to the praise na maging masama ka muna. So, you'll serve as a lesson to people na not everyone is good. Kailangan ba wasa ka muna para matuto? Kailangan ba pabayaan mo muna ang nahihirapan para maisip nila, ay, walang tutulong sa akin. So, tinanggal mo muna ang pag-asa bago umalis sa buhay mo? Parang kaibigan lang yan na tumabay sa bahay mo, di ba? Why treat them bad to the point na maparamdam mo sa kanila na hindi sila welcome? Treat them well enough so they don't want to. Di ba masarap sa pakiramdam ng yung taong pinatuloy mo sa bahay mo ayaw nang umalis kasi napalapit na siya sa'yo? You treat them well that made them love you enough to want to stay longer in your life. Being happy for making or seeing someone happy is enough. It is possible. Good things will come to you because you're a good person. When bad things happen, always remember na it's normal, syempre, ganito ang buhay eh. Pero huwag nating isipin na our good deeds are not reciprocated. That doesn't work that way. Bad things and good things coexist in this world, but you can make it better by being a good memory to someone you met in this life. Woo! Yun lang mga kabeshi. And always remember, you shine better when you do good. You're that hope in someone else's dark skies. Akin yung quote na yan, huwag kakawin. Babush! Anyong anyong! Stay cuties! Di pa kunwari kapag may dayo. Bakit? Nung nagka-crush ka ba? Nag-demand ka ng dapat magustuhan ka rin yan. No. We are happy to see that they are happy because of our decisions. Kaya para sa... Yoko na. So, ganito pala. Kaya, ang masasabi ko lang, para sa ex ko, masaya ko na nahanap mo na totoong makapagpapasaya sa'yo. Good things will come to you because you are good. Good things will come to you because you're a good person. Oh my God. Take turn.